Kabanata 5331 hanggang 5336. Habang patuloy na tumataas ang kasikatan ng video at formal na ikinulong si Horia, inilabas din ng City Police sa publiko ang resulta ng insidente. Noong una, nang marinig ng mga netizens na si Horia ay sinentensyahan lamang ng 10 araw ng administrative detention, hindi sila nasiyahan sa parusa. Gayunpaman, ipinakita rin ng pulisya sa publiko ang mga sertipiko ng diagnosis ng asawa at anak ni Horia. Ang mag-ama ay talagang naparalisa sa kama sa loob ng ilang buwan, at dahil sa kakulangan ng pera, hindi sila nakatanggap ng aktibo at epektibong paggamot. Gayunpaman, nang unang makita ng mga netizens ang artikulong ito, maraming tao ang nag-aalinlangan, dahil, sa follow-up exposure materials ni Alain, sinabing ang pamilyang ito ay talagang nakatira sa sikat na Thompson Villa, at ang presyo ng unit ay lumampas sa 100,000 yuan, kaya lahat ay pagtatanong dahil si Horia ay maaaring manirahan sa Thompson, kahit na ang kanyang asawa at anak ay talagang paralisado, paano niya hindi sila pakikitunguhan? Agad ding ibinunyag ng pulisya sa publiko ang mga karapatan sa pag-aari ng villa kung saan nakatira ang pamilya ni Horia, na nagpapatunay na ang villa ay hindi pag-aari niya o ng kanyang pamilya, ngunit pag-aari ng isang business tycoon na si Regnar Wu. Si Regnar ay orihinal na kilalang negosyante sa bansa, at ilang panahon na ang nakalipas ay lalo pang sumikat ang kanyang anak sa buong bansa, kaya nalaman ng mga tao na ang villa na ito ay pag-aari ni Regnar, pagkatapos ipahirim ni Regnar ang villa na ito sa pamilya, hindi na walang kabuluhang tanong. Tinanggap din ng mga taong nalaman ang katotohanan ng insidente ang desisyon ng City Police na ikulong si Horia sa loob ng 10 araw, at nakipagsanib-puwersa din ang City Police sa video platform para permanenteng iban ang maikling video account ni Horia, nang sa gayon ay hindi na niya magawang live na broadcast, pinalakpakan din ang pamamaraang ito ng pagproseso ang lahat. Pansamantalang pinuri ng mga netizens sa buong bansa ang kahusayan ng City Police. Kung tutuusin, 2 o 3 oras pa lang mula nang mailabas ang video, at natapos na ng City Police ang pagproseso sa napakaikling panahon, na talagang napakabilis. At ang opisyal na platform ng maikling video ay hindi idle. Mabilis din nilang inilabas ang desisyon ng parusa ng panig ng plataporma. Kabilang ang buong refund ng mga pagbili ng mga mamimili, at kasabay nito ay formal na inilunsad ang pag-uusig kay Horia, na hinihiling na ibalik niya ang lahat ng kita sa live na broadcast. Gayunpaman, dahil si Horia ay naglustay ng maraming pera na kinita, tiyak na imposible para sa kanya na makabawi sa butas na ito. Sa oras na iyon, malamang na iliste ng korte si Horia bilang isang nasasakdal dahil hindi niya lubos na maibabalik ang kanyang kita. Ang tagapagpatupad ng kawalan ng katapatan, sa oras na iyon, si Horia ay gagawa ng paraan upang kumita ng pera upang punan ang mga butas na ito, o kailangan niyang mamuhay ng mahirap bilang isang scammer. Nang makita ang mga ulat na ito, bumantong hininga si Claire at sinabi kay Charlie, sinaktan na naman ni Nanay si Tia sa pagkakataong ito, magkamag-anak silang lahat, at napakalapit nila ng tirahan. Sa susunod na pagkikita natin paano ako titingin. Nakakahiya sa hinaharap. Umiti si Charlie, at sinabi, hindi ito isang bagay na kailangan nating isaalang-alang, bukod pa, sa personalidad ni Nanay, kung hindi siya malantad, malamang na magagalit si Nanay. Bahagyang tumango si Claire. Alam niya ang ugali ng kanyang ina. Kung mas maganda at mas maganda ang live streaming ng kanyang tiyahin, tiyak na magiging hindi balanse ang mentality ng kanyang ina. Sa oras na ito, si Elaine, pagkatapos na makita ang mga desisyon sa parusa na ito sa kanyang mobile phone, ay tuwang-tuwa sa kanyang puso at tuwang-tuwa na sumayaw. Tuwang-tuwang niyakap niya ang kanyang telepono at sumigaw, "Hahaha, Horia, you say the day. Hindi ka ba nagmaneho ng malaking G? Hindi ka ba bumili ng Cullinan? Hindi ka ba nakabili ng villa? Nakikita ko kung paano mo binabayaran ang mga ito pagkatapos mong lumabas." At sa WeChat group na pinagsama-samang binuo kasama si Gina at iba pa ang boses sa grupo, "Olaine, you are too good. Ibinaba mo si Horia sa isang iglap." May ganitong mensahe mula sa susunod na tao, "Oo, Olaine. Ang ganda talaga ng galaw mo." Ang pangatlo ay sumama habang tumatawa at nagsabi, "Nakikita ko silang malungkot mula nang tumira ako sa kanilang pamilya, at ngayon ay nakalabas na rin ako sa wakas. May paraan ka pa, Elaine." Nagtagumpay si Elaine, "Siyempre.
Hindi ako nagyayabang, para akong nakikipaglaro kay Horia. Napabuntong hininga si Gina, hindi ko alam kung saan ako makakabili ng paputok. Kung kaya ko, kailangan kong iset off sila para magdiwang. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Elaine, at pagkatapos ay lumabas siya ng silid na nakasakle. Lumipat sa pintuan ng silid ni Jacob, kumatok sa pinto, at sumigaw, "Jacob, buksan mo ang pinto dali." Ang medyo decadent na si Jacob ay naiinip na nagsabi sa loob, "Ano ang iyong binabaril? Gusto kong matulog." Naiinip na sinabi ni Elaine, "Kung sasabihin kong buksan mo ang pinto, bubuksan mo ito, bakit napakaraming kalokohan? Bilisan mo buksan mo ako ngayon." Pagkasabi noon ay nagsimula na naman siyang sumampal ng malakas. Walang choice si Jacob kundi buksan ang pinto, sumulyap sa kanya, at inis na sinabi, "Sabihin mo sa akin kung may gagawin ka." Tumingin si Elaine kay Jacob, nakitang nakabrief lang siya, kumunot ang noo, at sinabing, "Bilisan mo at isuot mo ang iyong pantalon. Isuot mo, at itaboy mo ako para bumili ng 2 set ng paputok, gusto kong magpaputok para magdiwang." Mga paputok, hindi nasisiyahang bamulong si Jacob, buti na lang at hindi nalalapit ang bagong taon, anong klaseng paputok ang itinatakda mo? Walang tiyagang iwinagayway ni Jacob ang kanyang mga kamay, maaari mong hilahin ang bola pababa. Ang lungsod ay hindi pinapayagang mag-shoot ng mga crackers sa panahon ng Chinese New Year, gusto mo bang pabayaan ito ngayon? Niloloko mo ba ako? Galit na sabi ni Elaine, "Gusto ko lang gawin ngayon. Huwag masyadong magsalita ng kalokohan, bilisan mo at itaboy mo ako para hanapin ito, at tingnan mo kung saan ko ito mabibili." Umuso si Jacob, "Magagawa mo yan kung gusto mo, huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagpapaalala sa iyo kung ikaw ay nakakulong sa oras na iyon." Nang marinig ni Elaine ang tungkol sa pagkakakulong, nagulat siya at nataranta. Makatuwiran na siya, isang multo ng Bedford Mountain Institute, ay nakakulong sa parehong China at Estados Unidos. Isa na siyang veterano, at walang dapat ikatakot. Ngunit ang pangunahing punto ay na si Horia ay nakakulong lamang, at ngayon ay galit na galit siya kay Elaine. Kaya sa pananaw ni Elaine, kung talagang papasok siya at makulong sa iisang detention center kasama niya, sisirain niya ito ng buhay. Kaya binalaan siya ni Elaine sa kanyang puso, "Mas mabuting maging tapat ako sa panahong ito." Sa pag-iisip nito, nagpa siya na siyang sumuko. Nang makita ang kanyang malungkot na ekspresyon, sinadya ni Jacob na bumantong hininga, at sinabing, "Oh, dahil gusto mong bumitaw, ihahatid kita para hanapin ito." Pagkatapos noon, kinuha niya ang kanyang pantalon at kinuha ang susi ng sasakyan. Isinuot ang kanyang pantalon, sinabi niya, "Tara na, alis na tayo." Kumaibot ng 2 beses ang bibig ni Elaine, at winagiwi niya ang kanyang kamay at sinabing, "Nako, kalimutan mo na, huwag na tayong umalis." Nagtanong si Jacob na may nakakatawang mukha, "Huwag kalimutan. Ikaw na mismo ang nagsabi, napakagandang kaganapan na ipinagdiriwang ng buong mundo, hindi ito mabibigyang katwiran ng hindi naglalabas ng mga crackers." Nagpatuloy siya, "Mayroon akong isang kaibigan na tila isang paputok, at mayroon siyang isang itim na bodega sa mga suburb. Specially nagtatago siya ng fireworks at firecrackers, dumiretso tayo dyan, bibigyan kita ng isang buong set ng firecrackers na may tunog na 100,000 rings, at bibigyan kita ng firecrackers, para siguradong masigla." Lalong natuwa si Elaine nang marinig ito. She shook her head and said, "Kalimutan mo na, hindi na talaga ako pupunta, huli na, inaantok na ako." She waved her hand and said, "Kung ganoon, matulog ka na dali, babalik na rin ako sa kwarto." Kabanata 5332. Nakangiting sabi ni Jacob, "Oh, tingnan mo, tero na. Nakasuot na lahat ng pantalon ko." Matapos isuko ni Elaine ang ideya na bumili ng mga paputok para ipagdiwang, nagmadali si Wendy sa istasyon ng pulisya at inilabas si Noah, Harold, at ang matandang babae sa istasyon ng pulisya. Ngayong gabi, noong nagme-meeting si Wendy sa kumpanya, nakatanggap siya ng balita na naaksidente ang kanyang ina, kaya nagmaneho siya ng kotse ng kumpanya at nagmamadaling umuwi. Ngunit bago siya umuwi, tinawag siya ng pulis at pinapunta siya sa pulisya, istasyon. Kaya dali-dali siyang nagtungo muli sa istasyon ng pulisya, at pagkatapos ng mga pormalidad, sinundo niya ang kanyang ama, kapatid, at lola. Sa pagbabalik, si Wendy ang nagmamaneho,
ang matandang babae ay nakaupo sa co-driver, si Noah at Harold ay nakadapa sa likod na upuan, nakatali ng mga seatbelt. Sa kotse, ang matandang babae ay patuloy na umiiyak, bumubulong, ang pamilya Wilson ay tapos na. Ito ay ganap na tapos na. Napaluha rin si Harold at pinagalitan ang mga ngipin, yung mabahong B. Tik na si Elaine. Damn it! Ang pamilya namin ay sinira niya. Ang pagkakataon ng buong pamilya na tumayo ay sinira niya. Kinagat din ni Noah ang kanyang mga ngipin, at malamig na sinabi, kapag gumaling ako, tiyak na makakahanap ako ng pagkakataon na alisin siya. Kung hindi ako maghihiganti, ako, si Noah Wilson, ay susumpa na hindi ako magiging tao. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Harold, Ty. Bilangin mo ako pagkatapos. Gusto ko rin ang buhay niya. Tama na. Si Wendy na nagmamaneho ay biglang pinatalikod ang sasakyan. Huminto sa gilid ng kalsada, galit na sumigaw, at pinagsabihan, wala ka namang mahabang memorya, nakalimutan mo na ba kung paano ka naparalisa? How dare you go to trouble her? Nang marinig ito ng mag-ama ay agad na nalanta. Ang dahilan kung bakit sila naparalisa ay gusto nilang makahanap ng pagkakataong makapaghiganti kay Elaine, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi sinasadyang natali si Cynthia sa beauty salon, at tuluyang naputol ang kanilang mga kamay at paa. Naalala ni Harold noon, bagamat nananatili pa rin ang takot sa kanyang puso, umungol pa rin siya ng bahagya, anyway, I can't swallow this breath. Sa orihinal, ang aming pamilya ay maaaring maging bilyonaryo. Marahil ito ay nagkakahalaga ng bilyon sa loob ng ilang taon. Pero hayaan mo na si Elaine, sira na lahat. Paano mo ako hahayaan na magkasundo? Seryosong sabi ni Wendy, Kuya, huwag kang mangarap ng gising dito. Matagal ko nang sinabi na ang live streaming na ginawa ni Nanay ay isang thunderbolt, at ito ay sisibog maya-maya. At sa paglaon ay sumabog ito, mas malakas ito. Alam mo ba kung bakit pwede kayong lumabas ni Papa ngayon? Maaga kasi ang thunderstorm. At paralisado ka talaga sa kama. Kung mag-follow up ka like what mom said in the video and pretend to be terminally ill. Tapos kung masentensyahan si nanay, pumasok din kayong dalawa. Sa oras na iyon, kapag nakulong ang mga tao, lahat ng perang kinikita nila ay kukumpiskahin. Galit na sinabi ni Harold, masyadong maraming tao ang nagbebenta ng paghihirap at live na mga kalakal sa pagsasahim papawid. Wala akong nakitang inaresto. Galit na sabi ni Wendy, Ma'am, hindi ba siya hinuhuli ngayon? Gusto mo pa bang hintayin na mahuli ka rin? Galit na sinabi ni Harold, Wendy, kapatid mo ako. Bakit mo ako sinusubukang galitin? Sinabi ni Wendy sa sobrang hindi nasisiyahang tono, Kuya, kung wala ka pa rin kakayahan sa hinaharap, wala akong pakialam sa iyo. Pagkatapos niyang magsalita, muli niyang nilakasan ang boses niya, at sinabi, kung walang matagumpay sa pamilya, lilipat ako sa bahay bukas, at walang magmamalasakit sa iyo sa hinaharap. Mabilis na sinabi ni Noah, Wendy, huwag kang magalit, hindi isang araw o dalawa ang pagiging incompetent ng kapatid mo, huwag mo siyang sundan ng ganyan. Bamantong hininga si Wendy, at galit na sinabi, Tay, hinikayat ko na si nanay na huwag gamitin ang mga baluktot na utak para sa pera. Noong pinuntirya mo ang pangalawang tiyahin noon, naging miserable na ang wakas. Huwag mo nang uulitin ang parehong pagkakamali, pero hindi siya makikinig. Sinabi ko naman sa iyo noon na palaki ng palaki ang kinikita ko. Hindi pa kayo nakakapagpagamot ng maayos noon ni kuya na naantala ng husto, pero ngayong may pera na ako. Maaari kitang ipadala sa ospital para sa maayos na paggamot at paggaling, ngunit nais lamang ni nanay na manatili ka sa kanyang tabi upang mabuhay na i-broadcast ang kasawian, at bilang isang resulta, pareho kayong hindi gumaling sa iyong mga pinsala, at siya ay tumapon sa kanyang sarili, sa ito. Malungkot ding bamantong hininga si Noah, Wendy, tama ka. Saglit na natahimik si Wendy, na parabang nakapagdesisyon na siya, bigla niyang pinaandar muli ang sasakyan, kumanan sa susunod na intersection kung saan siya dapat dumiretso, at saka sinabing, kalimutan mo na. Dadalhin ko kayong dalawa sa ospital ngayon. Dapat mong mabilis na pagalingin ang iyong mga sugat, at pagkatapos mong gumaling, lumabas at maghanap ng seryosong trabaho. Tumango si Noah at malungkot na sinabi, sa totoo lang, kalahating taon na akong nakahiga sa kama, at nababaliw na ako. Hahanap ako ng trabaho pagtapos ko. Pagkatapos magsalita,
Tumingin ulit siya kay Harold, at sinabing, "Harold, kalahating buhay mo nang niloloko, oras na para gumawa ng isang bagay. Pagdating ng panahon, pareho tayong maghahanap ng trabaho, at wala ni isa sa atin ang maaaring maupo sa bahay at makakain ng libreng pagkain." Alam din ni Harold na ang kanyang pangarap na maging isang mayamang ikalawang henerasyon ay nasira, kaya tumanggaw na lamang siya, nabulunan, at sinabing, "Alam ko, tatay. Magsisikap ako kapag gumaling ako sa aking pinsala. Si Mrs. Wilson ay isang mabuting tao. Alam niyang hindi na makakatayo ngayon si Horia, at maaaring kailanganin niyang umasa kay Wendy sa hinaharap." Bilang karagdagan, nang makita na ang kanyang anak at apo ay nagpahayag na ng kanilang mga opinyon kay Wendy, dali-dali niyang sinabi kay Wendy, "Wendy, bakit hindi pumunta si Lola sa supermarket para maghanap ng trabaho, kahit ako pa ang maghatak ng mga plastic bag para sa iba? At least may bahagi akong kita sa pamilya." Umiling si Wendy at seryosong sinabi, "Lola, huwag ka nang lalabas para magtrabaho, matanda ka na, at sapat na ang kinikita ko para suportahan ka, kaya manatili ka sa bahay at alagaan ang iyong sarili." Nakahinga ng maluwag ang matandang babae nang marinig niya ito, at kasabay nito ay medyo nagpapasalamat siya. Kung tutuusin, matanda na siya, at mahihirapan siyang umangkop sa trabaho muli. Wala nang sinuman sa edad na ito ang gustong tumakbo para maghanap buhay, at ganoon din ang matandang babae. At nang mabalitaan niyang handang tustusan siya ng kanyang apo, labis siyang nasiyahan. Gayunpaman, biglang naging seryoso ang tono ni Wendy sa oras na ito, at seryoso niyang sinabi, "Lola, may sasabihin muna ako. Hindi ka dapat makisali sa mga maliliit na kaisipan tungkol sa politika ng pamilya kapag nasa bahay ka na mula ngayon." Mabilis na nakipagtalo ang matandang babae, "Wendy, hindi ako nakikibahagi sa anumang politika ng pamilya." Seryosong sabi ni Wendy, "Lola, noong nandyan pa ang lolo namin, medyo nagkakaisa kami. Itinuring niya ang aking ama at pangalawang tiyuhin na parang isang mangkok ng tubig, si lolo ay hindi magpapakita ng kagustuhan sa aking kapatid na lalaki, o kapatid na babae na si Claire, ngunit pagkaalis ni lolo, kinuha mo ang pamilya Wilson at agad na sinimula na ihiwalay ang pamilya ng pangalawang tiyuhin, kasama ang aking mga magulang at ang aking kapatid at ako. Hindi lang isang pamilya ang naging dalawang pamilya, kundi pati ang negosyo ng pamilya Wilson ay bumagsak. Nang maglaon, ang kumpanya ay nabangkarote at nagsara, at kahit ang bahay ay nawala, kaya ngayon ay maaari na lamang tayong umasa sa iba." Pagkatapos magsalita, idinagdag kaagad ni Wendy, "Siyempre, hindi mo lang ito responsibilidad. Ang tatay ko, nanay, kapatid ko at ako lahat ang may pananagutan. Bata pa ako at ignorante noon, at pinuntirya ko si Ate Claire at ang bayaw sa lahat ng dako. Marami akong ginawang maling bagay at gumawa ng maraming ditor. Sa kabutihang palad, alam ko na ngayon kung nasaan ang aking mga pagkakamali, at nagbago ang isip ko at nagsimula ng isang bagong buhay. Kaya nga, ang career ko ngayon ay steadily improvement. Kung napagtanto ng aming pamilya ang mga pagkakamali na nagawa namin noon, gumawa ng mga mabuting pagwawasto sa hinaharap, at ang mga araw sa hinaharap ay tiyak na magiging mas mahusay." Nahihiyang ekspresyon ang matandang babae, ngunit medyo nagalit din siya, "Pina-target ko sa simula ang pamilya ng iyong pangalawang tiyuhin, pangunahin na dahil si Claire ay puno ng pagiging suwail. Gusto kong hiwalayan niya si Charlie, pero ayaw niyang makinig." Agad na sinabi ni Wendy sa malamig na boses, "Mabuti na lang at hindi ka pinakinggan ni Sister Claire. Kung nakinig siya sa iyo at hiniwalayan si Charlie at pinakasalan si Wendell, sana kasal na siya kay Wendell ngayon. Natatakot ako na wala silang katulad sa atin. Bagamat magaling ang pamilya Zhang sa simula, matagal na silang nalugi. Hindi mo alam ito, at tingnan mo kung gaano kasaya si Claire ngayon. Ang villa na tinitirhan nila ay hindi charity mula sa iba. At ang aking bayaw ay isang kilalang tao sa lungsod, kasama siya sa paligid. Walang maglalakas loob na ay bully ang pamilya ni Claire." Nabulunan si Wendy sa pulang mata at sinabing, "Nakikinig ako sa iyo noon para sa lahat. Oo, ngunit tingnan mo kung gaano karaming mga pasikot-sikot ang aking pinangunahan. Noong una, sunod-sunod mong itinanong sa akin ito at ang lalaking iyon at sinira ang reputasyon ko. Walang humahabol sa akin ngayon.
Nagtagumpay si nanay na makatakas mula sa minahan ng itim na karbon, at ikaw ang nanguna sa paghihiwalay sa kanya at pag-insulto sa kanya. Kaya na ang aming pamilya ay dumating sa dulo na ito hakbang-hakbang. Ang lahat ng ito ay nagpapatunay na wala kang kakayahan na mamahala sa pamilyang Wilson. Namumula sa kahihiyan ang mukha ni Mrs. Wilson, nais niyang makalusot sa mga bitek ng lupa at makapasok. Pinunasan ni Wendy ang kanyang mga luha sa oras na ito, at sinabing napakalakas, "Mula ngayon, ako na ang may huling sasabihin sa lahat ng bagay sa pamilya Wilson. Sana iwaksi mo na ang mga iniisip mo at itigil mo na ang paggawa ng gulo. Hanggat maaari kang mamuhay ng isang mahinahon at down-to-earth na buhay. Talagang bibigyan kita ng pensiyon, pero kung hindi mo pa rin maaayos ang mayroon ka, pasensya na, kahit pumunta ka sa korte para kasuhan ako, hindi na kita susuportahan." Kabanata 5333. Ang lakas ni Wendy ay nabigla kay Mrs. Wilson, at kasabay nito, hindi maiwasang makaramdam ng lamig sa kanyang likod. Nagulat siya dahil hindi niya akalain na si Wendy na laging pinamumunuan ang sariling ilong ay naging mas makapangyarihan mula nang maging manager siya ng Etiquette Company. Nilinaw pa niya na pakikinggan siya ng pamilya mula ngayon. Ang panginginig naman ng kanyang likod, ngayon lang niya napagtanto na hindi pa pala napatawad ni Wendy ang kanyang ginawa noon, at ang dahilan kung bakit wala siyang pakialam sa kanya ay ayaw niyang isipin na hindi siya mag-high-ganti sa kanya, higit sa lahat ay matanda na siya. Hindi tanga si Mrs. Wilson. Alam niya na sa isang pamilya, sino man ang may pera ay may karapatang magsalita para sa buong pamilya. Siya ay matanda na at walang mga ari-arian, at maging ang pagsuporta sa sarili ay naging problema. Sa kasong ito, imposible para sa kanya na patuloy na patakbuhin ang pamilya Wilson. At kung gusto niyang mabuhay nang hindi nag-aalala tungkol sa pagkain at pananamit, natural na hindi niya magagalit si Wendy. Kaya, tapat lang niyang nasabi, "Wendy, huwag kang mag-alala, hindi na lola ang dating lola niya. Simula ngayon, hindi na ako gagawa ng mga bagay na mabuti o masama. Simula ngayon, bahala na ang lahat sa pamilyang ito." Nakita ni Wendy na sinsero ang ugali ng matandang babae, at ang galit sa mukha nito ay napawi ng husto. Tumango siya at sinabing, "Lola, papuntahin ko muna si tatay at kuya sa ospital. Hinihiling na alagaan mo sila. Ito ay hindi makatotohanan, dapat kang magpahinga sa bahay para sa mga susunod na araw, at hihilingin ko sa mga nurse na alagaan sila sa ospital, at pagkalabas ni nanay, hihilingin ko kay nanay na pumunta sa ospital upang tumulong." Alam din ni Mrs. Wilson na sa sarili niyang sitwasyon, bahala na ang pagpunta sa ospital para alagaan ang kanyang anak at apo, kahit tungkol sa pagluluto para sa kanila ay medyo wala siyang kapangyarihan, kaya hanggat hindi siya nakakagawa, anumang problema, siya ay gumagawa ng kontribusyon sa pamilya. Kaya walang iniisip na tumango at sinabing, "Huwag kang mag-alala, Wendy, marami pang panggatong, palay, mantika, at asin sa bahay. Marami ring baniling manok, isda, karne, at itlog si Imam kanina, na sapat na para sa pansamantalang pangangailangan ko sa pamumuhay." May naisip si Harold at mabilis na sinabi, "Wendy, kailangan mong itaboy ang Mercedes-Benz ni nanay. Nakaparada pa ang kotseng iyon sa harap ng bahay nina Charlie at Claire." "Blanco ang sinabi ni Wendy, gusto kitang i-drive. Hindi ako pupunta doon ngayon." Nagmamadali si Harold, at nagmamadaling sinabi, "I-drive mo muna ang kotseng iyan sa bahay namin, at kapag gumaling ako mamaya, natural na ako ang magde-drive ng kotseng iyon." Tumingon si Wendy at tumingin sa kanya ng masama, sinabi nito sa malamig na boses, "Baka hindi ka nakapanood ng balita. Ang maikling video platform kung saan live na nag-broadcast si nanay ng mga produkto ay naglabas na ng pahayag, na humihiling kay nanay na ibalik ang lahat ng kita ng live na broadcast, at handang magsimula ng mga legal na paglilitis. Sa madaling salita, dapat ibalik ang bawat sentimo mula sa live broadcast ni nanay. Kasama ang Mercedes-Benz Big G, ang kotse ay segunda mano na, at tiyak na magkakaroon ng agwat sa pagitan ng bawas na halaga at halaga ng pagbili, at ang perang nasayang niya sa oras at ang perang ginastos niya sa pag-order ng Rolls-Royce Cullinan lahat ay magiging malalaking butas na pupunuan niya sa hinaharap, at kung hindi niya mapunan ang mga butas na ito, malamang na siya ay magiging isang douchebag sa hinaharap." "Ah," biglang natakot na sabi ni Harold, "napakatagal ng trabaho ni nanay, hindi man lang maitago ang sasakyan."
Ipinadala sina Noah at Harold sa ospital, at opisyal na nasira ang pangarap ni Horia na yumaman. Tuldok. Kinabukasan, 5 Agosto. Sumakay si Nan ako, ang kanyang ama, at ang kanyang tiyahin sa pribadong jet ng pamilya ito at lumipad patungong Ores Hill sa umaga. Pagdating sa Ores Hill ng random, may mga kasambahay na maingat na pinili ni Nan ako mula sa bahay, pati na rin ang isang malaking bilang ng mga high-end na bulaklak na binili mula sa buong Japan. Sa larangan ng agrikultura, ang mga Amerikano ay mahusay sa genetic modification, habang ang mga Hapon ay mahusay sa pag-aanak, at ang Japan ay mas mahusay sa mga high-end na kategorya. Maraming mga high-end na prutas na maaaring pangalanan ang lahat ay nilinang sa Japan, mula sa Fuji apples sa mga unang taon hanggang sa kasalukuyang maaraw na mansanas. Ang mga ubas ng Wang, mga strawberry na may pulang mukha, at mga tangerines ng tagsibol, ang bansang isla ay talagang may hanay sa bagay na ito. At ang mga bulaklak na dinala ni Nan ako ay ang mga nangungunang varieties din na maingat na nilinang sa lokal na lugar, na hindi lamang matambok at maganda ngunit napakasariwa. Dahil dumating si Koichi Tanaka sa Ores Hill ng ilang araw bago ang pamilya ni ito, espesyal na inayos ang isang team para sunduin siya ngayon. Nang ang pamilyang ito ay umalis sa paliparan sa pamamagitan ng kotse, ang mga bulaklak na dumating ng random ay dinala din ng maraming pinalamig na mga truck na inihanda ng maaga. Bagamat si Charlie lang ang nasa puso niya, pinili ni Nan ako ang Shangri-La Hotel bilang kanyang unang hintuan. Gayunpaman, hindi pumunta si Ito Yuhiko sa Shangri-La ngunit dinala ni Hiroshi Tanaka sa Thompson. Bago ang kasal, hindi binalak ni Ito Yuhiko na pumunta sa Shangri-La, dahil kilalang figure na rin siya sa Japan pagkatapos, at nag-aalala siyang baka ma-expose sa napakaraming tao ang sikreto niya sa pagpapabata ng kanyang mga binti. Nang dumating ang convoy ni Nan ako sa Shangri-La, nakuha ni Isaac ang balita. Dahil alam niyang darating siya, agad niyang tinawagan si Charlie at ibinalita sa kanya ang balita. Nang marinig ni Charlie na darating si Nan ako, ang unang reaksyon sa kanyang puso ay natural na isang napakagandang sorpresa. Pagpunta pa lang ni Claire sa kumpanya, pinilit ng kanyang biyenan na magmaneho ang kanyang biyenan at ilabas siya para makalanghap ng sariwang hangin. Mag-isa lang siya sa bahay, kaya pa-impulse siyang nag-drive papuntang Shangri-La Hotel. At si Rolly ay naghahanda para sa kasal ng kanyang mga magulang sa Sky Garden ng Shangri-La mula kahapon. Alam niyang hindi naging madali ang kanyang ina sa mga taong ito, kaya gusto niyang gawin ang kanyang makakaya upang lumikha ng isang hindi malilimutang kaganapan para sa kasal. Dahil ang Sky Garden ng Shangri-La ay karaniwang hindi bukas sa publiko, sa pagkakataong ito ay ginamit ito lalo na para sa kasal ni Zane at Roma, kaya nagkaroon din si Rolly ng sapat na oras upang gumawa ng on-site na paghahanda sa maagang yugto, hindi tulad ng maraming sikat, hotel banquet hall, na kung saan ay pinapayagan lamang sa gabi bago ang kasal simulan upang ayusin, ang oras ay partikular na nagmamadali. Sa oras na ito, tinatalakay niya ang plano ng set kasama ang pinuno ng proyekto ng kumpanya ng kasal, nang bigla niyang makita si Nan ako na naglalakad kasama ang isang grupo ng mga kasambahay, nagulat siya at sinabing, "Miss Ito, pumunta dito ng maaga. Akala ko bukas o sa makalawa ay darating ka." Umiti si Nan ako at sinabing, "Sa 8 ay ang kasal ni na Tito at Tia, paano ako makakarating ng huli? Nagdala ako ng maraming bulaklak, at ang mga tauhan ay magdadala sa kanila ng isa-isa mamaya, at ipapakita ko sa iyo kung paano itugma ang mga ito sa lugar, at tingnan kung aling pakiramdam ang gusto mo." Walang kamalay-malay na tanong ni Rolly, "Kung aayusin mo ang mga bulaklak ngayon, natatakot ako na hindi ito tatagal ng 3 araw. "Oh, Diyos ko!" Nakangiting sabi ni Nan ako, "Ang mga bulaklak na dala ko ngayon ay espesyal na ginagamit para pag-usapan ang plano sa iyo. Inayos ko na ang mga bulaklak para sa kasal. Maingat kung pipiliin at putulin ang mga sanga sa umaga ng 7. Ihahatid sila sa Ores Hill sa pamamagitan ng hangin, at sinabi ko na sa supplier na ang mga bulaklak na pinutol sa umaga ng 7 ay hindi dapat ganap na namumulaklak upang ang lahat ng mga pagsasaayos ay gagawin sa gabi ng 7, at ang mga bulaklak, bibigyan ng sapat na tubig. Isang gabi lang, at matitiyak na ang mga bulaklak ay nasa pinakamagandang estado para sa kasal sa 8. Sabi ni Rolly na may halong pagtataka, "Ito, maghanda ng 2 batch ng bulaklak sa ganitong paraan, at lahat sila ay naka-airlift at magiging masyadong mataas ang gastos.
Tinapik ni Nan ako ang kanyang kamay at bahagyang ngumiti, hindi na kailangang banggitin ang gastos na ito sa pamilya ito, kaya huwag kang masyadong mag-alala tungkol dito. Ang layunin namin ay hayaan ang mga tiyuhin at tiyahin na magkaroon ng isang perpektong kasal, ang ilang mga bulaklak ay wala. Naantig si Ruoli sa kanyang puso, at magalang na sinabi, Miss Ito, maraming salamat. Umiling si Nan ako at nakangiting sinabi, pagkatapos ng nangyari sa aking mga magulang, magkaibigan na tayo, bakit ang galang mo sa akin? Bahagyang tumango si Ruoli, naintindihan niya ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Nan ako, ang kanyang ina at ang tatay ni Nan ako ay mga may kapansanan na may mga amputation hanggang sasabay na silang kumuha ng pil ni Charlie sa United States, at ang karanasang iyon ang naging dahilan upang mabilis silang magkakilala. Kaya, tinanong ni Ruoli si Nan ako, excuse me, andito ba si Mr. Ito? Pumunta siya sa tirahan upang magpahinga, at hiniling niya sa akin na iparating na tiyak na darating siya upang batiin ang araw ng kasal. Pagkatapos noon, muli niyang tinanong si Ruoli, nandito ba si Tita? Para sa damit pang kasal, inayos ni Ms. Song ang isang taga-disenyo na pumunta rito para ipasadya ito para sa kanya, at inayos ni Mr. Chen ang isang presidential suite upang mapadali ang paghahanda para sa kasal sa susunod na mga araw. Tumango si Nan ako at ngumiti, ayos lang, bahala na si Tita He, tayong mga junior ang mag-aayos ng wedding scene. Bahagyang tumango si Ruoli, at pagkatapos ay tinanong si Nan ako, by the way, Ms. Ito, sinabi mo ba ng maaga kay Mr. Wade kung kailan ka pumunta dito ngayon? Hindi. Bahagyang nahihiyang sinabi ni Nan ako, siguro ay abala siya, kaya hindi ko sinabi sa kanya ng maaga. Umiti si Ruoli at sinabing, kahit na hindi mo sabihin sa kanya, sasabihin sa kanya ni Mr. Chen sa lalong madaling panahon. Sobrang pinahahalagahan ka ni Mr. Wade, baka papunta na siya ngayon dito. Sinabi ni Nan ako na namumula ang mukha, hindi ko alam, sa tingin ko ay binibigyang importansya ka rin ni Mr. Charlie. Sinabi ni Ruoli sa isang bihirang at nahihiya na paraan, ako. Ang sitwasyon ay iba sa iyo, dot ako ang nasasakupan ni Mr. Wade, at ikaw ang pinagkakatiwalaan ni Mr. Wade. Tumingin si Nan ako sa kanya at nagtatakang nagtanong, talaga bang subordinate lang ito? Ilang sandali, sinabi ni Ruoli na hindi natural, talagang subordinate lang ito. Mr. Maraming beses na akong iniligtas ni Wade at tinulungan ako. Natural, lagi ko siyang susundan para suklian ang kabutihan niya sa akin. Kaya natural, subordinate niya ako. Bahagyang tumango si Nan ako, at nakangiting sinabi, actually, mas naiinggit ako sa iyo. Bilang subordinate niya, at least madalas mo siyang makita, hindi tulad ko, hindi siya madaling makita. Bahagyang natigilan si Ruoli nang marinig niya ito. Originally, sobrang inggit siya kay Nan ako. Kung tutuusin, makikita ng sino mang may matalinong mata na bagamat marami ring mga pinagkakatiwalaan si Charlie, mayroon itong espesyal na kagustuhan para sa kanya. Ngunit kung pag-iisipan mong mabuti, hindi makatwiran ang sinabi ni Nan ako. Karaniwan siyang nakatira sa Japan, at talagang hindi madaling makilala si Charlie. Hindi tulad ng kanyang sarili, siya ay nasa Oris Hill, kaya natural na maraming pagkakataon upang makilala siya. Sa sandaling siya ay nagbubuntong hininga sa kanyang puso, may tunog ng mataas na takong, at si Zio, na nakasuot ng profesional na suit at mukhang napakahusay, ay mabilis na pumasok. Nang makita siyang paparating, mabilis na sinabi ni Ruoli kay Nan ako, Miss Ito, nandito ang kapatid ko, dapat kilala mo rin siya, di ba? Umiti si Nan ako at tumango, alam ko, kung tutuusin, pareho tayong shareholder ng ISU. Mabilis na naglakad si Zio sa harap ni Ruoli sa mga oras na ito, at masayang sinabi ni Ruoli, Ate, bakit ka nandito? Nakangiting sabi ni Zio, ikakasal na si Dad. Bilang anak niya, kailangan kong pumunta rito. Pagkatapos, tumingin siya kay Nan ako, ngumiti, at sinabing, nandito na si Miss Ito, long time no see. Tumango si Nan ako, at nakangiting sinabi, long time no see, Miss Sue. Tumingin si Zio sa paligid, tinanong niya si Ruoli, Ruoli, hindi ba nandito si tatay? Medyo nahihiyang sinabi ni Ruoli, well, si tatay ay nasa presidential suite, para samahan si nanay, para subukan ang damit pang kasal. Bahagyang tumango si Zio, nagtanong muli, nandyan ba si Mr. Wade?
Sinabi niya sa mababang paraan, "Hiniling ko kay Mr. Wade na bigyan ng pagkakataon ang kapatid na bumalik para dumalo sa kasal. Papunta pa si Kuya sa pagkautaw. Ikakasal na si Papa. As the eldest son, dapat nandun siya, pero hindi ko kilala si Wade. Sumasang-ayon ka ba, sir?" Sa sandaling nahulog ang mga salita, narinig niya ang isang pamilyar na boses na madalas na paulit-ulit na tumutunog sa kanyang panaginip. "Dahil gusto ni Ms. Su na pumunta si Jifei sa kasal, mag-aayos ako ng isang tao na susando sa kanya." Nang marinig ang boses na ito, sinundan ng tatlong babae ang boses at nakita nilang nakatuntong na si Charlie sa Sky Garden. Ang mga ekspresyon ng tatlong babae ay walang kamalay-malay na nasa sabik sa sandaling ito. Pero dahil alam nilang kapatid ni Zio ang tinutukoy ni Charlie, umiti lang si Naruli at nanako kay Charlie at hindi na nagsalita. Tuwang-tuwa si Zio, at mabilis na kinumpirma kay Charlie, "Mr. Wade, ibig mong sabihin, pwede mo bang ibalik ang kapatid ko?" "Oo." Tumanggo si Charlie, at mahinahong sinabi, "Ngunit ito ay maaari lamang para sa kasal, matatapos ang kasal, at ipagpapatuloy niya ang kanyang hindi natapos na parusa." Walang malay na tanong ni Zio, "Kung gayon, Mr. Wade, kung babalik si Kuya para dumalo sa kasal, pagkatapos ng kasal, babalik pa rin siya sa lugar kung saan siya sinundo noon, o sisimulan ang lahat sa simula?" Umiti si Charlie at sinabing, "Siyempre, babalik siya sa pinanggalingan niya, paano ko siya hahayaan na magsimula sa simula?" Agad na nakahinga ng maluwag si Zio, at nagpapasalamat na sinabi, "Salamat, Mr. Wade, sa iyong kabutihang loob. Pagkatapos ay aayusin ko na may susando sa kanya." Kinaway-kaway ni Charlie ang kamay, "Hayaan ko na si Isaac na sunduin siya, ang mga galaw ng kapatid mo, ang mga subordinate ni Isaac ay nakamasid sa kanya, at anumang oras ay maaari nilang kunin. At saka, matagal na siyang wala, nabubuhay at natutulog buong araw, at walang contact information sa kanya, kaya mahirap para sa iyo na mahanap siya sa ilang sandali." "Okay." Tumanggo si Zio, at magalang na sinabi, "Kung gayon, guguluhin ko si Mr. Wade." Sabi ni Charlie, "Ako na ang mag-aayos ngayon, at kung ito ay mabilis, makakarating siya sa Oras Hill ngayong gabi." Nilakasan ni Zio ang kanyang loob at nagtanong, "Iyon, Mr. Wade, maaari ba akong magtanong sa iyo ng isa pang bagay?" Tumanggo si Charlie at sinabing, "Say it to me." Kinagat ni Zio ang kanyang mga labi, at tahimik na sinabi, "Alam mo, si Nanay ay nakatira sa Oras Hill mula noong diborsyo, at labis niyang namis ang kanyang kapatid sa panahong ito, kaya sa tingin ko ay babalik si Kuya sa pagkakataong ito, maaari mo siyang hayaang magkita, si Mama din." Kabanata 5334. Agad namang pumayag si Charlie at sinabing, "No problem, I will ask Isaac to bring him back before tonight." Mula ngayon hanggang 10 ng Agosto, malaya siyang makakagalaw sa loob ng jurisdiction ng Oras Hill City. Alas 8 ng umaga, hayaan siyang pumunta sa Shangri-La sa oras at magsumbong kay Isaac. Hindi inaasahan ni Zio na bagamat ang petsa ng kasal ng kanyang ama at ni Roma ay sa 8, nagbigay si Charlie ng dagdag na 2 araw, at nakaramdam siya ng kasiyahan at labis na pasasalamat, kaya sinabi niya nang hindi nag-iisip. "Okay, Mr. Wade, mananatili ako sa Oras Hill at babantayan ko siya, at sisiguraduhin kong magre-report siya sa Shangri-La sa oras sa alas 8 ng umaga sa 10 ng Agosto." Sa oras na ito, nalaman ni Isaac na dumating si Charlie sa hotel, kaya nang marinig niya ang balita, tinawag siya ni Charlie sa harapan at tinanong, "Old Chen, nasaan si Jifei?" Bahagyang natigilan si Isaac, pagkatapos ay sinulyapan si Zio, at awkward na sinabing, "Nawala si Master So sa halos 3/4 ng kanyang oras, at nakarating na siya sa lalawigan ng Sanchin." Tumanggo si Charlie at sinabing, "Maari mong ayusin na may magbabalik kay Master Su. Tandaan, markahan ang lokasyon kung saan mo siya kinuha, at ibalik siya sa orihinal na lugar noong 10 ng Agosto. "Sige." Sinabi ni Isaac nang hindi nag-iisip, "Aayusin ko ang mga lokal na lalaki na sunduin siya sa pamamagitan ng helicopter. Mayroon kaming eroplano sa Chang'an Airport, at pagdating ni Master Su, ang eroplano ay maaaring lumipad at direktang ibalik siya." "Sige." Itinuro ni Charlie, "Mag-ayos ka sa lalong madaling panahon." Tuldok-tuldok-tuldok.
Hindi nagtagal, dumating ang isang helicopter mula sa tatlo ang labas ng Chang'an, ang kabisera ng lalawigan ng Qin, ay lumipad at mabilis na lumipad hanggang sa Timog Silangan. Mahigit 40 kilometro lamang ang tuwid na linya sa pagitan dito at sa lokasyon ni Jifei, at maaabot siya ng helicopter sa loob lamang ng 10 minuto ng buong lakas. Sa sandaling ito, si Jifei, na naglalakad sa lupain ng San Qin, ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay kahit na siya ay may magulo na balbas at puno ng punit-punit. Bagamat gutay-gutay ang kanyang katawan, nakasuot siya ng makapal na protective gear sa kanyang mga kamay at tuhod. Sa bawat tatlong hakbang niya, kailangan niyang lumuhad sa lupa, at pagkatapos ay yumuko siya sa lupa bago bumangon. Pagkatayo ay gumawa pa siya ng tatlong hakbang at nagpatuloy sa pagluhod para ipagpatuloy ang pag-ikot. Noong una siyang nagsimula sa kalsada, ang katawan ni Jifei ay hindi makayanan ang gayong mataas na intensidad na ehersisyo, at ang kanyang katawan ay pinahirapan. Naabot na niya ang kanyang limitasyon sa pamamagitan ng paglalakad ng 3 hanggang 4 na kilometro bawat araw, na mas mabagal kaysa sa bilis na 10 kilometro bawat araw para sa mga normal na mananampalataya. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon at sa mas mahaba at mas mahabang distansya, unti-unti siyang umangkop sa ritmong ito, at unti-unting tumaas mula 3 hanggang 4 na kilometro bawat araw hanggang sa kasalukuyang 7 o 8 kilometro. Sa mahigit 5 buwan, mahigit 1,000 kilometro na ang kanyang nilakbay. Noong una, pakiramdam niya ay isa siyang standard outlier kapag nagkautaw siya ng 3 beses sa kalsada sa araw at natutulog sa bukas sa gabi. Ngunit habang lumalakad siya ng papalayo, unti-unti niyang natuklasan sa kalsada na maraming tao na, tulad niya, ay yumuko ang kanilang mahabang ulo at naglakbay sa Timog Kanluran. Ang pagkakaiba sa pagitan nila ay ang mga taong ito ay pawang mga taong may pananampalataya, at si Jifei ay isang atheist mismo. Ginagawa ito ng iba para sa kanilang pananampalataya, ngunit kailangan niyang gawin ito dahil inutusan siya ni Charlie na gawin ito. Gayunpaman, habang papalayo ng palayo ang distansyang nilakbay, mas naging maluwag ang kaisipan ni Jifei. Sa proseso ng pag-unlad, halos i-replay niya ang kanyang buhay na higit sa 20 taon ng ilang beses. Sa proseso ng pagsusuri, mas namulat din si Jifei sa kanyang maraming pagkakamali at pagkukulang sa nakaraan. Sa paglipas ng panahon, naramdaman niya na siya ay isang taong nagkasala. Ang pag-asa sa titulo ng Young Master ng pamilyang Su na maging mayabang, dominante, at walang kakayahan, ang unang krimen. Ang pagiging rescued ni Charlie ng walang pasasalamat ay ang pangalawang krimen. Ang kanyang ama ay kinuha ng kanyang lolo, kanyang ina, at ang kanyang kapatid na babae ay muntik nang patayin ng kanyang lolo, at ang kanilang buhay at kamatayan ay hindi alam noong panahong iyon, alang-alang sa kanyang kinabukasan, pumunta siya sa salarin upang makipagkompromiso. Ito ang 3rd na kamamatay na kasalanan. Sa paglipas ng panahon, bagamat walang relihiyosong paniniwala si Jifei, nagulat siya nang makitang ang parusang ibinigay sa kanya ni Charlie, na katulad ng corporal punishment, ay makapagpapatahimik sa kanyang puso. Matapos kumalma ang isip, ang araw-araw na pagod ng katawan ay hindi na isang uri ng pagpapahirap sa kanya. Para siyang taong hindi nag-eehersisyo ngunit na addict sa fitness dahil sa pagpupumilit niyang mag-ehersisyo. Unti-unti niyang isinubsob ang sarili dito, hindi niya magawang pakawalan ang sarili. Hanggat hindi malakas ang hangin at ulan, hindi siya titigil sa paggalaw. Bukod dito, pagkatapos niyang pagnilayan ang kanyang mga pagkakamali at kasalanan sa paglipas ng mga taon, unti-unting naglaho sa kanyang puso ang pagkamuhi kay Charlie, at sa wakas ay naunawaan na niya ang intensyon ni Charlie na gawin siyang pilgrimage sa lahat ng paraan. Noong nakaraan, siya ay nasilaw sa mga interes at material na pagnanasa, at ang kanyang pamilya at sangkatauhan ay lubhang naapektuhan nito. Pagkatapos ng gayong pagsasanay, ang kanyang material na mga hangarin ay nabawasan na sa sukdulan. Ang mga mamahaling bahay, mag-agarang sasakyan, yate, at eroplano ay bagay sa kanya. Lumipas ang lahat ng araw, at ngayon ay sikmura na lang ang kailangan niyang punuin araw-araw, at namuhay na siya ng isang napakakasyasyang buhay. Sa pagbabawas ng material na pagnanasa, unti-unting bumawi ang kanyang pagkatao. Nagsimula siyang mamis ang kanyang mga kamag-anak at makiramay sa mga mahihirap na tao sa daan. Nang makita niya ang mga mahihirap na lugar, tahimik niyang inalala ang mga ito sa kanyang puso,
umaasa na kapag may kakayahan na siya sa hinaharap, gagawin niya ang kanyang magagawa para sa kanila. Sa mental na paglalakbay ni Jifei, hindi lamang niya nalampasan ang mga paghihirap at mga hadlang sa kalsada ngunit higit sa lahat, nadalisay at nasublimate siya sa kanyang sariling espiritual na antas. Habang siya ay patuloy na yumukaw ng tatlong hakbang sa isang pagkakataon, may sumisipol na tunog ng isang helicopter sa kalangitan, at isang helicopter ang mabilis na lumipad sa kanyang harapan mula sa malayo at malapit, at pagkatapos ay dahan-dahang lumapag sa kanyang harapan. Pagkatapos magkautaw, tumayo si Jifei mula sa lupa, tumingin sa helicopter, at nagtaka kung bakit nakaharang ang helicopter sa kanyang daraanan. Sa sandaling ito, bumukas ang hatch ng helicopter, at isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang tumalon palabas ng eroplano, humakbang sa harap ni Jifei, at nagsabi, "Master Su, mangyaring sumama sa amin upang makilala ang ating young master." "Your young master?" Nagtatakang tanong ni Jifei, "Sino ang iyong young master?" Magalang na sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, "Ang aking young master ay si Oris Hill, Charlie Wade." Charlie Wade. Nang malaman ni Jifei na ang nasa harap niya ay talagang pinadala ni Charlie, kinilabutan siya sa kanyang puso. Tumingin siya sa lalaki at nagtatakang nagtanong, "Sabi mo inimbitahan ako pabalik ni Mr. Wade?" "Oo." Tumango ang nasa katanghaliang gulang at seryosong sinabi, "Naghihintay na ang eroplano na lumipad sa paliparan. Ibalik mo ako sa Oris Hill." Nanlaki ang mga mata ni Jifei at sinabing, "Hay, gusto kong malaman, hindi pa ako nakakarating sa finish line, bakit pinayagan ako ni Mr. Wade na bumalik ngayon?" Walang itinago ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, at direktang sinabi, "Young Master Su, ang iyong ama, si Mr. Zin, ay malapit ng ikasal, at ang kasal ay gaganapin sa Oris Hill. Ang ibig sabihin ni Mr. Wade ay, hayaan mo akong sunduin ka para dumalo sa kasal, at bumalik para ipagpatuloy ang pilgrimage pagkatapos ng kasal. Ikakasal na si Papa." Natulala si Jifei saglit, ngunit mabilis siyang nakabawi at nagtanong, "Ikakasal ba ang tatay ko kay Tita He?" Umiling ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at humingi ng tawad. "Paumanhin, Young Master Su, hindi ko alam ang partikular na sitwasyon, ako ang taong namamahala sa pamilya Wade sa mga lalawigan ng Shaanxi at Shaanxi, at hindi ko masyadong alam ang sitwasyon sa Oris Hill." Panipi. Pagkatapos noon, muli niyang sinabi, "Master Su, umaasa ang Young Master na makakarating ka sa lalong madaling panahon, sinabi niya na hinihintay ka ng iyong kapatid sa Oris Hill, at ang iyong ama at ina ay nasa Oris Hill din, bumalik ka ng maaga, at maaari kang magkaroon ng mas maraming oras upang makasama silang muli." Nakabawi si Jifei, mabilis na tumango, at sinabing, "Okay. Salamat sa iyong pagsusumikap." Pagkatapos magsalita, tumingin siya sa paligid at tinanong ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, "Pwede mo bang i-record ng eksakto kung nasaan ako ngayon?" Sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, "Huwag kang mag-alala, Young Master Su. Naitala ko ang mga coordinate ng GPS, at ako ang mananagot sa pagpapadala sa iyo pagdating ng panahon." Noon lang gumaan ang pakiramdam ni Jifei at papasok na sana sa eroplano. Nang makita ang kanyang maruming katawan, medyo nahihiya niyang sinabi, "Baka madumihan ko ang loob ng iyong helicopter." Umiti ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinabing, "Ayos lang, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, bilisan natin at umalis na." "Sige." Tumango si Jifei at sumakay sa helicopter. Nang makaalis na ang helicopter, nanatiling nakatingin si Jifei sa lugar kung saan siya nakasakay sa eroplano kanina lang. Gusto niyang alalahanin ang heograpiya at anyong lupa dito para makasigurado siyang hindi siya magkakamali sa lugar sa kanyang pagbabalik. At nang tumaas ng pataas ang helicopter, tumingin siya sa tuloy-tuloy, marilag, at makapangyarihang Chinling Mountain sa kanyang harapan, at hindi niya maiwasang makaramdam ng pinanabik at pagpipitagan sa kanyang puso. Ang hindi niya alam ay mula nung hindi pa lumapag ang helicopter ngayon lang, hanggang sa makasakay siya sa helicopter matapos ang pakikipag-usap sa middle-aged na lalaki, saktong nakuna ng kamera ang buong proseso. Ang video sa oras na ito ay naipadala na sa mobile phone ni Isaac. Kasalukuyang nasa hanging garden si Charlie, tahimik na pinagmamasdan si Nanako na maingat na inaayos ang isang bouquet kasama ng mga bulaklak na dala niya. Ginamit ni Nanako ang kanyang mahaba at payat na mga daliri upang maingat na pagtugmain ang iba't ibang mga bulaklak.
Ang bouquet na ito ay mayroon ng kahangahangang pakiramdam ng kagandahan. Ang ganitong uri ng kagandahan, kina Charlie, Rolly, at Ziu, lahat ay hindi pa nagagawa. At sa bawat bulaklak na idinagdag ni Nan ako, ang bouquet na ito ay magbibigay sa mga tao ng nakakapreskong pakiramdam na parabang ang bawat desisyon na gagawin niya ay ang pagtatapos, na nagpapagulat sa mga tao. Ang magkapatid na Ziu at Rolly ay lubos na humanga sa kanyang napakahusay na husay sa pag-aayos ng bulaklak at sa kanyang kakaibang aesthetics, at nabigla rin si Charlie. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may ganoong talent si Nan ako. Sa pagkakataong ito, biglang nag-vibrate ang telepono, at binuksan niya ito at nakitang video pala iyon na ipinadala ni Isaac. Ito rin ang video na espesyal na sinabi niya kay Isaac na ayusin ng isang tao na kunin ito ng tahimik, upang makita ang totoong estado ni Jifei ngayon. Matapos makita ang pagganap ni Jifei, malaki rin ang ipinagbago ng impresyon ni Charlie sa kanya. Ang dahilan kung bakit siya hiniling na magkautaw ay hindi lamang para parusahan siya, kundi para bigyan din siya ng pagkakataong magmuni-muni sa kanyang sarili. Mayroong hindi mabilang na mga paraan upang parusahan siya. Sa katunayan, ang pinakamahusay na paraan ay ilagay siya sa isang kulungan ng aso tulad ni Kobayashi Jiro at hayaan siyang makasama ng mga aso buong araw. Gayunpaman, sa pananaw ni Charlie, si Jifei ay ang nakatatandang kapatid na lalaki ni Ziyo, at pati na rin ang sariling anak ni Tita Du. Kung makakabalik siya sa tamang landas, malaking bagay ito para kay Ziyo at sa buong pamilya ng Su. Noong una ay naisip ni Charlie na kailangan niyang maghintay man lang hanggang sa matapos ang karanasang ito bago siya magbago mula sa kaibuturan ng kanyang puso, ngunit sa paghusga mula sa kasalukuyang pagganap ni Jifei, ito ay karaniwang lumampas sa inaasahan ni Charlie para sa kanya. Pagkababa ng telepono, naipasok na ang unang bouquet ng bulaklak ni Nan ako. Nahuhumaling si Rolly at Ziyo sa panunood nito, at hindi mapigilan ni Ziyo na mapabuntong hininga, hindi ko akalain na ang isang bungkus ng mga bulaklak ay napakaganda, kahit sa ang anggulo mo ito tingnan, perpekto ito. Si Rolly sa gilid ay namumula din ang mata sa kilig. Nag-iisip pa rin siya kung paano maiiba ang kasal ng kanyang mga magulang sa kasal ng ibang tao. Gayunpaman, nang magsimula siyang maghanda para sa bagay na ito, napagtanto niya na sa katunayan, napakaraming mayayaman sa buong bansa ang sumasaya sa kanyang mga ideya sa kasal. Kahit anong klaseng plano ito, akala niya ay kahanga-hanga ito noong una, ngunit kung tatanungin mo talaga ang mga taong may kaalaman, magkakaroon sila kaagad ng maraming katulad na mga kaso. Bagamat napakahusay ng hardware ng Sky Garden, ang Oris Hill ay isa lamang pangalawang antas ng lungsod, at ang mga high-end na banquet hall ay hindi mabibilang ng dalawang kamay sa isang first-tier na lungsod. Higit pa rito, hindi nila intensyon na maging maluho at mapag-aksaya, kaya mas mahirap gumawa ng anumang tunay na makabagong elemento. Gayunpaman, nang makita niya ang mga kasanayan sa pag-aayos ng bulaklak ni Nan ako, agad niyang napagtanto na ito ang pinakamahalaga at pambihirang pagbabago. Kung mapupuno ng ganitong mga nakamamanghang flower arrangement ang venue sa araw ng kasal, tiyak na mamamangha ang lahat. Nang matapos ni Nan ako ang bouquet, tumingin siya kay Rolly sa gilid at tinanong siya, "Miss Su, kontento ka na ba sa laban na ito?" "Satisfied, very satisfied." Tuwang-tuwang sinabi ni Rolly, "Ito miss, hindi pa ako nakakita ng ganoon kagaling na flower arranger na gaya mo. Ang mga bulaklak na ito ay hindi na kasing simple ng mga bulaklak sa iyong mga kamay, ngunit mas parang mga gawa ng sining." Nakangiting sabi ni Nan ako, "Hindi gaanong karami ang mga likhang sining, ito ay ilang kulay, pattern, at pagtutugma ng espasyo. Bago ako dumating, naisip ko siguro ang 7 or 8 matching plants para sa kasal ni Tito at Tita. Pagkatapos kong gawin ang lahat, maaari kang pumili ayon sa layout ng site. Bukod dito, mas mabuting tingnan ko ang estilo ng damit pang kasal na natukoy na ni Auntie. Maaari kong idisenyo ang mga bouquet sa magkabilang gilid ng wedding walkway ayon sa kanyang damit pang kasal." Mabilis na sinabi ni Rolly, "Natukoy na ang estilo ng damit pang kasal, dadalhin kita para tingnan kapag handa na ito." "Sige." Tumango si Nan ako, saka tumingin kay Charlie, at nakangiting tinanong siya, "Mister Charlie, nandito rin si tatay sa pagkakataong ito. Kung maginhawa para sa iyo sa tanghali, maghintay hanggang matapos ko ang aking trabaho dito. Sumama ka sa akin upang mahanap si tatay at uminom ng isang tasa ng tsaa,
Ano sa palagay mo? Nakangiting tanong ni Charlie, nasaan si Mr. Ito? Bakit hindi siya pumunta dito? Nagtanong muli si Charlie, sa isang hotel ka ba tumutuloy? Hindi. Napakurap-kurap sinan ako at nakangiting sinabi, hinihiling ko kay Tanaka-san na bumili ng bahay sa Oris Hill ng maaga, oo, nasa Thompson's yan. Kabanata 5335. Tungkol sa pagbili ng bahay sa Thompson. Hindi kailanman binalak ni Nan ako na itago ito kay Charlie sa simula pa lang. Ang tanging naisip niya ay pumunta ng maaga sa Oris Hill upang bigyan ng maliit na sorpresa si Charlie. Tungkol naman sa pagbili ng bahay, umaasa siyang sabihin sa kanya ng tapat. Talagang hindi inaasahan ni Charlie na bibili si Nan ako ng bahay sa Thompson, kaya't tinanong niya ito ng may pagtataka. Kailan ito nangyari? Aling bahay ang binili mo? Nakangiting sabi ni Nan ako, bumili ako ng apartment sa ikalawang huling palapag ng isang gusali. Habang sinasabi niya yon, sinabi muli ni Nan ako, sa totoo lang, gusto kong bumili ng mas klasikal na villa. Ngunit si Tanaka-san ay naririto sa loob ng ilang araw at hindi nakahanap ng angkop na bahay. Kaya kahapon bumili lang siya ng isang mataas na gusali pansamantala. Bahagyang tumango si Charlie, at nakangiting sinabi. Magkapit-bahay na tayo mula ngayon, at malugod kang manirahan sa Oris Hill. Para kay Nan ako, kahit na noon pa man ay mahal na mahal siya ni Charlie. Maganda ang impresyon niya, at walang mali doon. Sa kanyang puso, palagi niyang tinuturing siyang isang katiwala. Kaninong personalidad at pakikipag-usap ang pinakaangkop sa kanyang ugali. At dahil bumili si Nan ako ng bahay sa Thompson. Ibig sabihin, tiyak na madalas siyang pumupunta sa Oris Hill sa hinaharap. Na natural na isang masayang bagay para sa kanya. Medyo nahihiyang sinabi ni Nan ako, maaaring hindi ako madalas pumunta sa China sa ngayon. At ang pamilya ay mayroon pa ring mga bagay na dapat harapin, ngunit kung ang oras ay tama sa hinaharap. Maaari ko ring isaalang-alang ang unti-unting paglipat ng kumpanya sa China. Tumango si Charlie, at seryosong sinabi, kung mayroon kang ganoong ideya. Ayos lang. Sa hinaharap, ang pamilya Wade man o ang sarili kong negosyo. Maraming lugar kung saan maaari akong makipagtulungan sa pamilyang ito. Para kay Nan ako, natural na may ilang kagustuhan si Charlie. Ito ang dahilan kung bakit umaasa rin siya na tuluyan na itong maninirahan sa Oris Hill. Bukod dito, si Nan ako ay palaging walang reserbasyon tungkol kay Charlie. At isinama ni Charlie ang mga mapagkukunan sa pagpapadala ng pamilyang Su upang maitatag ang ISU shipping. Hindi lamang kinuha ni Nan ako ang lahat ng mga mapagkukunan sa pagpapadala ng pamilyang ito. Ngunit kahit na kinuha niya ng walang pag-aalinlangan ang mga bahagi sa kumpanyang ito para sa mga henerasyon. At umaasa rin si Charlie na makahanap ng angkop na pagkakataon para mabayaran ang pamilya ito sa negosyo. Nag-aalala si Nan ako na ang pagpunta sa Oris Hill ng mag-isa ay magdudulot ng abala kay Charlie. Ngunit sa hindi inaasahan, si Charlie ay hindi lamang umaasa na siya ay mininirahan sa Oris Hill ng mahabang panahon. Ngunit umaasa rin na ililipat niya ang sentro ng negosyo dito. Na siyang nagpasaya sa kanya. Ang planong ilipat ang focus ng enterprise sa Oris Hill ay maaaring opisyal na mailagay sa agenda. Kaya, hindi niya maitago ang saya sa kanyang puso at sinabi. Kung tatanggapin ako ni Mr. Wade, gagawa ako ng mahusay na paghahanda sa pagbalik ko sa oras na ito. Umiti si Charlie at sinabing, siyempre tinatanggap kita. Matamis nang umiti si Nan ako, tumango, at sinabing, kung gayon, gagawa lang ako ng magandang plano kasama si Odo-san. Ang malaking industriya at koponan, gusto kong ilipat sila sa Oris Hill ng hakbang-hakbang. Natatakot ako na aabuti ng hindi bababa sa isa o dalawang taon upang makumpleto. Ang unang gawain ay ang pumili ng isang site sa Oris Hill. Walang pakialam na sinabi ni Charlie, ito ay simple. Ang Emrand Group ay maraming property sa Oris Hill. Noong nagsagawa ako ng Peel Auction, hiniling ko rin sa Song Group na bumuo ng maraming komersyal na real estate. Sa oras na iyon, ang pamilyang ito ay maaaring pumili mula sa mga ari-arian na ito. Kung hindi mo ito gusto, maaari mo itong gamitin pansamantala. At sa parehong oras ay makipagtulungan sa mga opisyal ng Oris Hill upang bumili ng isang piraso ng lupa at magtayo ng sarili mong dahan-dahan.
Alam ni Nan ako na kumita ng malaki si Charlie sa pamamagitan ng rejuvenation pill auction. At ang malaking bahagi nito ay ginagamit sa Ores Hill para sa pamumuhunan at pagunlad. Hindi niya namamalayan na nagtanong, "Mr. Wade, gagawin ba ang rejuvenation pill auction sa susunod na taon? Kung patuloy na gagana ang rejuvenation pill, tiyak na maaakit ng Ores Hill ang isang malaking bilang ng mga nangungunang negosyong pinondohan ng mga dayuhan upang manirahan. Siguro sa oras na iyon ay lumikha ng isang bagong sentro ng pananalapi." Napabuntong hininga si Charlie, umiling, at sinabing, "Ang rejuvenation pill auction sa susunod na taon ay hindi gaganapin sa ngayon." Pagkatapos ay sinabi niya, "Sa totoo lang, mayroon pa akong malubhang problema. Hindi pa neresolba kung muli nating gagawin ang pill auction. Natatakot akong masunog tayo kung magpapatuloy tayo. Kailangan nating maghintay upang malutas ang problema ng confidant na ito bago pumunta sa Estados Unidos ngayong taon." Noong ginanap ang rejuvenation pill auction, hindi alam ni Charlie ang pagkakaroon ng Warriors Den. Sa kabutihang palad, ang rejuvenation pill auction ngayong taon ay ginanap sa unang pagkakataon. At karamihan sa mga taong nakatanggap ng balita ay yaong mga tradisyonal na mayayaman na tinulungan ng matandang reyna ng Nordic para lokohin sila, ngunit hindi lumitaw ang tunay na nangungunang mayaman. Dumating ang kanyang tiyuhin sa auction sa oras na iyon. Personal na ugali niya lang iyon, hindi ang desisyong mag-settle down. Kabanata 5336. Ngunit ngayon, medyo naantig na ni Charlie ang konteksto ng Warriors Den. Alam na ang organisasyong ito ay napakalakas, at, sa Estados Unidos at hilagang Europa. Sunod-sunod niyang pinatay at nahuli ang maraming patay na sundalo at night guard. Kaya't ang kasalukuyang Warriors Den ay dapat maging napakapuyat kung gaganapin niyang muli ang auction sa oras na ito. Pagkatapos ay hindi niya magagawang panatilihin ang isang mababang profile kung gusto niya. Kaya naman, ang binalak sa isip niya ay hayaan muna ang susunod na taon sa auction. At i-restart ang auction nang malutas niya ang Warriors Den. O kapag hindi na mortal na kaaway para sa kanya ang Warriors Den. Bagamat walang alam si Nan ako tungkol sa Warriors Den, naririnig din niya ang pag-iingat sa mga salita ni Charlie, kaya sinabi niya nang hindi nag-iisip. Dahil may mga panganib pa rin, mas mahusay na huwag gawin ito pansamantala. Habang sinasabi niya iyon, may naisip si Nan ako, at sinabing, "Gayunpaman, dahil nag-aalala si Mr. Wade na malantad, mayroon akong ideya, hindi ko alam kung ito ay magagawa." Nagtataka na tanong ni Charlie, "Anong ideya? Pakinggan natin." Sinabi ni Nan ako, "Sa tingin ko maaari nating baguhin ang rejuvenation pill auction sa isang bagong paraan ng paglalaro. Tulad ng pansamantalang hindi pag-promote nito sa labas ng mundo, at hindi paggamit ng paraan ng bukas na pagpaparehistro. Sa halip, isa o dalawang buwan bago ang pagbubukas, ang organizer ay lalabas at magpapadala ng mga imbitasyon sa mga lumahok sa rejuvenation pill auction ngayong taon ng PRIBADU. Iniimbitahan ang mga taong ito na pumunta sa auction sa bagong taon. Nasaksihan ng mga taong ito ang mahika ng rejuvenation pill noong nakaraang taon. Ang magagawa nito ay hindi na isang lihim sa kanila. Kaya kung anyayahan mo sila sa taong ito, walang leak." Saglit na nag-isip si Charlie, pagkatapos ay nakangiting sinabi, "Nan ako, napakaganda ng pamamaraan mo. Bagamat ang mga taong ito ay lumahok na sa rejuvenation pill auction. Ngunit ang karamihan sa mga tao ay bumalik na walang dala. At dapat ay inaasahan nila ang susunod na auction. Sa oras na iyon, kung pupunta sila upang sumali muli, tiyak na hindi sila tatanggi." Tumango si Nan ako at nagsabi, "Gayun din, alam ng mga taong ito ang katotohanan ng tahimik na yumaman. At alamin na kung mas malaki ang kompetisyon, mas maliit ang kanilang pag-asa. Kaya tiyak na hindi nila ikakalat ang balita ng rejuvenation pill kung saan-saan. At ang auction ay tiyak na gaganapin ng maayos. Dahil lahat ng tao ay may sistema ng imbitasyon ay kontrolado. Kung may malaking kliyente si Mr. Wade na gusto niyang imbitahan, kailangan lang niyang gumawa ng background check sa kanya ng tahimik upang makumpirma na wala siyang kinalaman sa malubhang problema ng iyong pinagkakatiwalaan.
At pagkatapos ay maaari kang magpadala sa kanya ng isang liham ng imbitasyon upang imbitahan siya sa eksena na maaari ring maiwasan ang pagtagas ng balita. Magandang ideya. Hindi maiwasan ni Charlie na purihin at hindi maiwasang isipin ang kanyang tiyuhin na si Marshall. Kung susundin niya ang pamamaraan ni Nan ako, bagamat alam niya na ang kanyang tiyuhin ay gumagamit ng pekeng pagkakakilanlan. Ngunit sa susunod na taon ay gaganapin ang ikalawang rejuvenation pill auction. At magpapadala siya ng liham ng paanyaya sa kanyang tiyuhin ayon sa mga patakaran. Ito ay lilito sa rejuvenation pill auction site. Kung tutuusin, naitakda na niya ang mga patakaran para sa rejuvenation pill. Lahat ng matagumpay na bidder ay dapat uminom ng tableta on the spot. Sa ganitong paraan, kahit na imbitahan ang tiyuhin na lumahok, maaari lamang siyang magbid para sa kanyang sarili. Dahil sa pagiging anak ng pamilya ng Ann sa matanda, malamang na isukaw niya ang pagkakataong iyon sa oras na iyon. Sa pag-iisip nito, hindi maiwasan ni Charlie na magtaka sa sarili. Dapat ba nating buksan ang pinto sa likod kay Lolo at magpadala ng liham ng paanyaya para payagan siyang pumunta sa auction? Kung ganoon, kailangan niyang magkaroon ng lakas na magbid para sa finale ng buong rejuvenation pill. At ang kanyang pisikal na kondisyon ay mapapabuti din. Gayunpaman, sa ganitong paraan, kailangan niyang kumita ng hindi bababa sa 100 hanggang 200 bilyong US dollars mula sa kanyang lolo. At naramdaman ni Charlie na kahit hawak niya ang perang ito, medyo mainit. Kaya't itinigil na lamang niya ang pag-iisip tungkol dito at nagpas siyang maghintay hanggang sa susunod na taon. Nang talagang nagpas siya siyang ilunsad ang rejuvenation pill auction bago pag-isipan ang isyong ito. Tahimik na nakikinig sa gilid ang magkapatid na Zio at Rolly. Sa oras na ito, may selos si Zio sa kanyang puso. Nakikita niya na may kagustuhan si Charlie kay Nan ako. Pero hindi niya inaasahan na mapapayo rin pala ni Nan ako si Charlie. Nang makitang natural na magkapareha ang pakiramdam nilang dalawa, sobrang inggit siya. Si Rolly sa gilid ay bahagyang nagseselos, ngunit ang kanyang pangkalahatang kaisipan ay mas mahusay kaysa kay Zio. Sa puso ni Zio, si Charlie ay isang benefactor at kahit isang syota, habang sa puso ni Rolly. Bukod sa pagiging benefactor at sweetheart ni Charlie, siya rin ang kanyang amo. Ang dahilan kung bakit ito tinawag na Master, ay higit sa lahat dahil si Rolly ay matagal nang nagpa siya na maging tapat kay Charlie. Kaya si Charlie ay tulad ng isang sinaunang emperador sa kanya, ang layunin ng kanyang katapatan. At tiyak na dahil sa antas na ito ng Catalusian, hindi niya inaasahan ang anumang pag-unlad sa pagitan nila ni Charlie. Sabi nga sa kasabihan, walang pag-asa, walang kabiguan. Sa bagay na ito, mas open-minded siya kaysa kay Zio. Sa tanghali, pansamantalang isinantebi ni Nan ako ang pag-aayos ng bulaklak, at habang ang lahat ay malapit ng magpahinga sa tanghalian. Sinabi niya kay Charlie, Mr. Wade, hinihintay na ni Odo-san ang iyong pagbisita sa Thompson. Pupunta tayo ngayon. Okay ah, sumang-ayon ka agad si Charlie, at sinabing, kunin natin ang kotse ko. Sige. Tumango si Nan ako, at sinabi sa maid na dinala niya na magpahinga muna sa hotel room. Habang hinuhubad niya ang apron na suot niya kapag nag-aayos ng mga bulaklak. At naghanda upang pumunta sa kanyang bagong tahanan kasama si Charlie upang makilala ang kanyang ama. Sa oras na ito, lumapit si Isaac at sinabi kay Charlie, Guro, dadating si Master Su sa Orris Hill sa loob ng halos 40 minuto. Narinig ito ni Zio, na hindi gaanong nagsasalita, at mabilis na nagtanong, Mr. Chen, malapit na ang kapatid ko. Oo, tumango si Isaac at sinabing, landing in 40 minutes. Tumingin si Zio kay Charlie at umaasang nagtanong, Mr. Wade, pwede ko ba siyang sunduin sa airport? Siyempre, sumang-ayon ka agad si Charlie, at sinabi, pumunta ka na sa airport. At pagkatapos siyang sunduin, puntahan mo muna si Tita. Pagkatapos ng tanghali, bibisita ako sa bahay niya.